sa video na to, we'll tackle naman kapag second order na. So, di ba, this is, meron ng y prime prime sa solution natin. Ito, ito yung differential equation. So, kailangan na natin ng additional steps dito. Kasi this is only up to y prime. So, kapag y prime prime na, ito yung gagawin. Y prime prime, for y prime prime, we have still the same, d dx. But conventionally, sa calculator technique natin, yung value dito, dadagdagan natin ng very small value yung 0.1. So, let's say, add ako ng tatlong zeros, ayan, then 1. Or pwede yan, apat na 0, then 1. Depende yan sa preference mo. But ito lang. Yan. And then, gagawin natin is, once we have this value, ito yung value ng y prime. So, isustore ko yan sa, let's say, c. Yan, lalagay ko sa C. And then, yung value ng y prime would be, eto, C minus B, this expression minus this one, divided by 1 times 10 to the negative 5. Ayan. So, itong value na to, ilalagay ko sa D. Yan. So, gagawin natin, ito yung equation natin. Yan. So, we have to set C, the constant terms, to 1. So, remove ko lang to. So, we are evaluating this one. Yan. So, again, set all constant terms to 1. And then, input natin yung function. So, we have C1 saka C2 magiging 1. So, input lang natin si e to the 2x then plus e to the negative 3x. Press calc and then input tayo ng 0.1. Equals ito yung value natin. So, shift store, lalagay ko sa A. Ayan. And then, for y prime naman, we still have to set C to 1, but retain the variables x. So, this was kanina. Ito na yung function natin. Isusulat ko na lang. So, this is e to the 2x. Again, setting C1 to 1. And also C2. Plus e to the negative 3x. Ayan. And then, I also have to do the same dito sa y prime prime. So, ito na lang. Yan. So, next, we have shift and then this symbol. Then, e to the 2x tas plus e to the negative 3x equal to 0.1 yung x. So, press equals, lalagay natin sa b. Yan. And then, go back. Just modify this one. Input 0.10001. So, tatlong 0, then 1. Press equals, we have this value. So, shift store, lagay natin sa C. And then, yung value ng y prime prime would be C minus B divided by 1 times 10 to the negative 5. Just press this one. And then, negative 5. Yan. So, press equals, we have this value. So, shift store, lalagay ko yan sa D. So, ito yung checking. Diba, ito man yung sagot natin. This equation. So, for y prime prime, I have to substitute D. Papalitan ko yan ng D. Yung y prime naman, papalitan ko ng B. Yung C, hindi natin yan kailangan. Kailangan lang natin yung C para ma-compute yung value ng y prime prime. Essentially, wala yan sa ano natin. Wala yan dito. So, y prime is B. Diba? Ayan. And then, y naman is nakastore sa letter A. Ito. So, gagawin natin, input mo lang sa calculator. So, equate natin yung left side and right side of the equation. Kapag equal sila, tama yung sagot natin. Now, thankfully, naka-zero yung right side na equation. So, kapag itatype natin to, we must get a value of 0. So, diba, y prime prime, naka-store sa D. So, recall D. Then, plus y prime, so plus recall B. Then, yung y, merong coefficient na negative 6. So, minus 6, then recall A. Press equals,
we got 0. So this is only approximate kasi hindi talaga yan mag-exact. But alam na natin na nag-0 siya, so equal na yung dalawang sides ng equation. Meaning, tama yung sagot natin. Yan. And then meron din naman tayong answer key para dito. Ito. So for number 5, ito yung sagot natin. I mean, ito. Yan. So, para makapag-practice ka, try to solve number 7 using the method I just taught you.